Iimbestigahan naman ng Philippine National Police kung bakit kulang-kulang o chop-chop na ang parte ng ilang baril ng mga SAF commando na isinauwala ng MILF. Paniwala naman ang isang SAF survivor, sadyang kinatay ang mga ito. Balitang hatid ni Salima Refran. Nalimas ang gamit ng 44 na SAF commando na nasawi sa madugong engkwentro sa Mamasapano. Mula sa mga armas hanggang sa uniforme, pati mga sapatos, kinuha sa kanila. Ibinalik na ng MILF ang ilang mga armas, iprinesenta ang mga ito sa media. Sa 16 na armas, karamihan ay M4 rifles, 2 naman ang machine guns. This is a good first step. Ibig sabihin, hindi nagtatapos dito ito, no? Pero kulang na kulang na ang parte ng ilan sa mga isinoling baril. Ang isa, kalahati na lang. Paniwala ng SAF survivor ng 84th Seaboard na nakausap namin, kinatay na o pinagpirapiraso na ang kanilang mga gamit. Hinahanap din niya ang iba pa nilang mga gamit tulad ng Kevlar helmets, bulletproof vest, communication devices at night vision goggles. Lahat galing ibang bansa at nasa milyon ang halaga. Sa tansya ng PNP, higit 27 milyong piso ang halaga ng mga nawawalang gamit, kabilang na ang 63 mga baril. We will double check yung mga serial numbers, completeness of parts dito sa mga baril nito, etc. Katulad nung isang yan, no? Sir, kalahati na lang siya. Lahat kalahati yan. Titignan natin at dapat buo. Kasi buo na nakuha yan, eh. Okay. Si Magdalo Partilist Representative at dating sundalo na si Ashley Asadillo, aminadong kalakaran sa mga armadong grupo ang pagkatay sa mga gamit ng kalaban. These parts are interchangeable. Yung mga kinatay doon na mga accessories, eh, pwedeng ikabit doon sa mga hawak na baril ng MILF. Kine-question niya ang sinseridad ng MILF sa paggalang sa gumugulong na peace process. Government, and especially Congress right now, where the Bangsamoro Basic Law is up for deliberation, is contemplating on giving them autonomous government. How can you trust someone with big things if they cannot be trusted with the small things? Pero para sa pamahalaan, hindi pa dito nagtatapos ang mga hinihingi ng bansa sa MILF. Kabilang na ang paghuli sa teroristang si Basit Osman at pagsuko sa batas sa mga kasapi nilang sangkot sa engkwentro. Yan ay isang sukat ng pagtitiwala kung sila ay talagang tutulong sa atin. Masusukat natin yung kanilang sinseridad kung ito ay gagawin nila. Dati nang sinabi ng MILF, yan lamang daw ang mga baril na nakuha mula sa kanilang mga miyembro. Ang ibang mga baril at gamit ng SAF, maaaring ibang grupo na raw ang kumuha. Iimbestigahan naman daw ng MILF ang tungkol sa mga nawawalang parte ng baril na kanilang i-turn over sa gobyerno. Salima Refran, GMA News.